target talaga ng ano dito ng Archangel. Tama, yeah. Ito na nga. Game number 2, blue side ang BSB red side naman ng Archangel. Eason for the Atlas. Saksyon naman para sa kanyang Claude. Keke for the Sicilian, Escalera para sa kanyang Healthkirk, and Ninja Kill para sa kanyang Mincitar. Well, for the side of Archangel, Eason sa kanyang Atlas, Saksa for the Claude, Keke sa kanyang Sicilian, Escalera sa kanyang nga ba pangalan nito? Elkirk. Ayun si Elkirk, nakalimutan. Sabi ko sana Nocturne. Si Ninja Killa para dito kay Mincitar. Oh, nako po, yun. Sa blue side naman, napakilala natin sa glit. Trevor, PNK, Shider Cutie ang harit dito. Wilson Uranus, Kukai for the Digi na napatay. Demon pa nga ang isusunod nila for the Granger pero nabuhay ulit dito. Ang isang Digi, tingnan natin kung makakatakas nga ba sa flow. Hindi pa din, nakadalawa agad ang Archangel sa pagkakataon na to. Oh my G, maganda yun. Mabilis yun para sa kanya. Mm-hmm. Pero nga pala kay, ano, kay Robert Bascal. Ay, Boss Manager Bert, anong gagawin mo sa BSB pag natalo? Ayan, si Boss Manager Berto, ayan, shoutout sa inyong lahat. And good evening guys. Don't forget to take your dinner habang nanonood para mas solid ang inyong pagtambay dito sa Just ML. Pero speaking of solid, lineup dito ng Archangel, solid, I think I'm going to give it to them. Pero wait lang. Oo, tingnan natin dito. Ito na nga mga kaibigan, level 3 pa lang yan. Patagad-agad yung kanyang kalaban dito, Escalera. Nagbigay ng damage doon. Trevor, nasaktan. Walang aso dito. So, kailangan niya mag-recall. Kailangan niyang magdasal ng bahagya para matawag yung kanyang aso. Yan, speaking of pagdadasal, nakuha niya na uli. Natawag niya na uli yung tropa niya. Pero ito, may invaden pa sila. Kailangan ni Shider Cute ito, ha? Kahit steal nila yan. Pwede. Pwede try. Kaso medyo delikado. There goes Wilson. Ito na nga po si tropa ngayon. Wilson's ID execute, mga kaibigan. Executed na itong si Sicilian. Trevor still chasing down these two. Yung aso pinadala. Pero wait lang. Ayun, babait mo na yan. Babait mo na. Binigyan ng treats eh. Binigyan. No? Uy, dumaba pa nga. Blazing Duet nag-connect. Pero yung Death Sonata dito, medyo masakit ha. Masakit ang Death Sonata. So tingnan natin dito kung sino nga bang magbawagi sa Marksman versus Marksman mamaya. Tingnan natin. Pero oops, medyo masakit. Oops, kiroops. 3-1 ang ating score. Kaibigan, magtatatlong minuto pa lang. 30 seconds bago mabuhay ang Cryo Turtle. Kaya tingnan natin kung sino makakuha niya. Bahala sila bukas. Sabi ni Boss Manager. Ayan. Pero shoutout sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. Yo, one score natin. 3 minutes into this game. Unlike kanina, 3 minutes, around 3 minutes pa nakuha yung first blood. Pero ngayon, grabe, sobrang jump-pack nung action natin. Diba? Sobrang palag-palag talaga. That's true, pero ito na naman. Nagka-connect na naman. Napalakpakan, man. Nabingi sila dun. Nabingi. Sinakto sa tenga. Talagang may natulig mga kaibigan, yung mga kalaban. Yun. Pero first turtle being targeted here by the Archangel. 4-1 is our score and BSB is being dominated here. Hindi na nasili grabe, no? Grabe yung damage na kayang ibigay ng Archangel for this one. So, kaya din naman magbigay ng BSB ng damage dahil nga meron silang harit. Pero kasi hindi pa na ma-maximize nung harit yung no cooldown nung second skill niya kasi mababa pa yung ano niya, yung Chrono Dash. Kasi pag naging sagad dyan, syempre, makakapag-spam ka na ng second skill. Pero hanggang mababa pa yung level mo, hindi mo ma-maximize yun. Depende na lang kung naka-cooldown reduction ka tapos cooldown reduction boots din. So, malaking bagay yun if ever na yun yung nagawa mo. Pero yung top lane natin, Wilson laban kay Eason. Parehas pala silang ano, may Son, no? Maka. Sino ba ang tunay na Son? Son Goku. Sino ba ang malakas? Pero wait lang. Ito nga po ngayon, the objectives are now being taken, being secured by Archangel, First Turtle, yung mga crabs na kukuha nila. And itong tier 1 bottom tower, maaaring makuha ng Archangel. Pero wait lang. Now, ang laking bagay talaga nun, mga kaibigan. Pero oops, tinamaan pa. Ang Death Sonata, pinabalik sa nakaraan. PNK, papakap sa likod. Tingnan natin kung sino mapipreheat niya. Pero napreheat pa rin siya dito, mga kaibigan. Nauntog pa nga. Plus the basic. Kaso, grabe si Sirion. Oh, nakita mo dito. Pero time journey has been. Para nga naman makancel. Oh, madudge. Ang mga bakay bagay Eason. Nauntog na lang. Nakapaglaro sa mga bato. Nagpanggap na suso. Nagpanggap na suso talaga. Pero the fact na nakuha yun ng kanilang marksman, that's good for them kasi kailangan niya talaga dito ng ano, ng advantage. Yes. Tama ka dyan. Naku, na-hook pa. Yun na. Gumawa ng sariling stadium na may apat na tropa. Mga kaibigan.
Maayos nga talaga. Parang nagtawag ng tropa, no? Saan ka pupunta? Kanina ka pa nandadarag, ha? Oh. Ngayon, binakuran mo namin, eh. Binakuran mo na. So, may gulpin na dun si PNK. Alang gagawin natin. Saan nga pala kay Kuya Nick nanonood sa atin? Kuya Ay, Kuya Nick! Good evening! Ayan, may crush pa ako, Kuya Nick, mamaya. Pero laban lang, laban. Tama, tama. Pero eto na nga, mga kaibigan. Sino kaya ang makakakuha ng Cryo Turtle sa pagkakataon na to? At last, meron pang Fatal Links na kayang ibigayan. Pero uy, na-secure ng isang harit. Pero oops, nakakabit na nga naman. Ang damage. Yung Isun, patay pa dito, man. Patay. Oo. Siya nag-set. Sila nabigyan doon. 4-5 ang ating current score. And surprisingly, BSB is stepping up in this game. Diba? Magka kanina 4-1 to 4-5. Man, that is really a good one for BSB kasi nakaka-even out sila ng laban at mukhang magkaka-gameplay. Ito na nga, parang feeling ko, BSB na to eh, pa-BSB na to, sigurado, pagka ganyan. Siyempre, yung kalamangan naman nila, eh, kung tuloy-tuloy, magiging maganda yon para sa kanila. Pero ito na nga, mga kaibigan, level 6 lang pala yung Hellcurt. Ganda itong aso. Ayun lang. Wilson, na backup dito. Pero Eason, may Fatal Links nga ba? Wala nang ultimatum dito, mga kaibigan, nabasag ang second turn dun sa top lane. Pero to think that BSB already secured the tier 2 top tower of Archangel, while yung Archangel naman, isang tore pa lang ang nababangas dito sa BSB. That's a great advantage for the BSB, and meron na po sila dito ngayong 4K gold lead. Yun, maganda yun para sa kanila. Tama lang yung ganyan. Hanggat nakakapag-farm si Nimol, magiging maganda yan para sa kanila. And isipin mo, PNK and Diggy. So, Diggy kasi, para at least kahit pa paano, hindi mapitas ng mapitas si Granger. And the PNK naman for the vision. Yung mga traps, oh, tiga mo. Ang katinawan talaga, men! Ayun! Pinelit yun sa akong... Grabe nga yun. Namantal, eh. Namantal, pinantal. Nakobra, 47, Colt 47 na barrel tool. Nasaktan. Pero ano, ha? Ngayon ko lang nakita yung PNK and grabe pala siya, grabe din pala siya sa objectives, sa tower pushing. Ito na, yung BSB ngayon nagpaparamdam dito sa Archangel and pinuputulan nila ng pakpak yung Archangel ngayon at hindi sila makalipad. Then there goes the tier 2 middle tower. Hinugusto pero look at that, Eason, natatanggal yung kunat. Wilson! Ay, okay nga yun. Oo, diba? Isipin mo naman, yung PNK, yung aso niya mismo yung sumasalo ng damage kahit pasukan nila sa tore. Alam nila kasi na ipapasalo na lang ni PNK dun kay ano, dun sa aso niya mismo. Pero ito naman, kinagat na naman yung isa sa mga players. Tingnan natin kung makakapagbigay pa ba ng damage dyan. Nako po, pero habang may nangyayaring clash, eh may tumatahimik at kumukuha lang ng isang objectives. Demonyo ka nga doon. Si Demon po yun, may nakumuha na po siya nung objective for the BSB. And with that one, 25k ang kanilang net worth, while for the Archangel, they're only sitting at 18k gold. Ang laking kalamangan dito ng BSB. Malaki yun. Sobra. Ay, check na tayo direct. Tingnan natin kung may item na yung Clod. Yung Clod naman, Demon Hunter Sword, pinakamalaking pera, 6.9k para sa Granger. So, onti pa para sa Clod, para makabawi. Tapos hindi sila masyadong na-maximize yung Hellcurt pick. For that, so, natin kung ano pang pwede mangyari dito. Pero tapos yung mga buwanin ng pressure dito, ha? Tapos may nahuli. Ramdaman yung sakit na kayang ibigay nung Granger dito. Dark Knight Force para kay Hellcurt dun sa baba. Kasi alam niyang may Zaman Force na naibigay at pwede siyang patayin dun. So, nice skill for Escalera kahit pa paano. Pang save lang, no? Archangel lipad, sabi ng isang tropa natin dito. Oo nga eh, pero... Ayun, tamang suporta lang sa mga teams na gusto nyo. Actually, yung dami. Sobrang ate. Nakikita ko yung iba Archangel, yung iba BSB. Si Kuya Nick, alam ko, BSB yan, pero pinabash niya si Wilson. Si Uranus. Ayan. Pero mga kaibigan, kahit sinong trip nyo dito, malalaman natin kung sino ba talaga mananalo in this series. Mamaya. Kasi yung BSB boy, parang nag-step up pa dito at mukhang gumugusto pa ng game 3. Nagalit pre nung game number 2 kasi nila, inulang lang sila sa damage kanina yung game number 1. So ngayon ito na yung tamang panahon para makapagsabayan sila dun sa gustong damage na kayang ibigay ng Archangel din. So tingnan natin Uranus, ha, makukuha pa ang isa. Kaso, dami niyan pre, lima yan. Inong
Eh, kailangan lima. Kung isa or dalawa lang kasi yun, makakasustain pa si Wilson. Pero ang dami na po nilang ibinigay. Wala nang ultimate dito. Si Atlas, napakaganda na po ng setup ng BSB dyan. Kaso nga lang, papalag pa rin naman po dito ngayon yung Archangel. Wala silang paketo na. Patay na nga yung isa. Kaso nga lang, iso, nang lalambot, mapapatay. Sila pa yung nadalwahan. What? Wilson lang yung nakuha nila sa side ng BSB. Sakit nung tama nun, Sir 1-8, nauluhan ka dun. Sigurado ako dun, pero Trevor lalaban daw. Kay Escalera, kakakapag-aso nga ba? Tinanap yung mabibling ka niya, oh. May crewan lang. Kasi pagka hindi niya nalalapit, sumablay defense. Ito na ngayon, nagalit yung aso, nginatkan sa dito. At it's a kill for Trevor. Wala, man. Nginab-ngab siya dun. Ginab-ngab siya. Wala, sumagawa, boy. There goes the, ano na naman, ha? There goes the Lord. Pero kanina pa talaga nakakakuha yung BSP ng Lord. Ang, ayun talaga isang, ano, isang advantage or kalakasan ng BSB. Ang bilis, ang ganda nilang kumuha ng mga objectives. Kahit kanina sobrang lugi nila sa game number 1, 'di ba? Sila yung nakaka-control ng Lord. Nakadalawa sila. So for this one, okay din. Ang mga items, Harith for the Feather of Heaven, Holy Crystal and Calamity Reaper. Samantalang 9.4k na pa lang pera dito ng Granger. So goods na rin for the damage. Kailangan lang talaga tumama lahat ng Rhapsody at Death Sonata niyan kasi pag di tumama eh, mahirap nga naman yun, di ba? Ayun. Laking tulong ng Diggy. Laking tulong ng Diggy for the BSB. Si Wilson, bodyguard sa taas, yun. Bodyguard nung ano. Nung bodyguard lang nung Lord. Talagang guardado yung Lord man eh. Kasi sa sobrang kunat netong si Wilson, kailangan po siyang limahin para ma-delete agad-agad. Di ba? Ito na nga po. Nga. Uy, okay, time turn. Wilson! He'll be taken out there. Diggy, talaga yung napakagandang ginagawa dito ngayon. Pero Diggy is out. Nadinig tayo. Double kill pa for Hellcart. Eto na nga, naubusan na sila. Tatlo para sa isa. Pero tier 3, nabasag na. Yun yung kagandahan na ginawa ng Beans. Objective lang ang kanilang gusto. Pero yun lang talaga. Pumapalag at bumabawi na yung Archangel. They are now taking flight. Taking the advantage. Turning things around. Fred Wilson being harassed. Being chased down. He's dead. Killing spree. Etong si Claude, mga kaibigan, Wilson, mananakbo. Pero mabilis ang pananakbo niya ni Wilson, ha? Pero siyempre, mangkulat din kasi talaga siya. Nakita naman natin kanina. So, medyo na-late lang talaga. Oh, you look at that, the Hulk by Ninja Kill, ha? Ang gandong advance nun, man. Pero itong si Wilson, hindi naman so i-go-go. Kumbaga na hook pa yung mga poset, pero mukhang sila pa nga yata yung mabibigyan ni Wilson dito. Oo, masakit yung damage. Masakit yung damage ni Wilson. Kahit pa paano, sumabalik lang yung buhay. Okay. Mga kaibigan, ito na, na-burst down na. Mabibigyan nga ba, Wilson? Takbong mayaman pa din, sir. Takbong naka-jersey ng BSB. Tignan mo naman. Buhay uli. Buhay uli siya dito. E, tinabol niya pa nga. Siya pa yung nag-initiate. Mad props kay Wilson. Alam niyo bakit? Kasi nakatatlo na doon yung Archangel, actually apat. Pero wala silang objective na nakuha. If you're going to think deeply doon sa nangyari, dapat okay ka sa Archangel kasi nakaapat sila ng kill, pwede silang manalo, pero wala silang nakuha. Kundi isang tore pa rin. Isang tore pa rin nabasag nila. And kanina pa po yan. Ilang minuto na nakalipas, wala pa silang nakukuha ang objective. Doon mo masasabing na sa shutdown ng BSB yung Archangel. Yun, daling-daling yan. And for this one, alam naman natin yung ano, yung emblem dito ng isang Saksha is naka jungle emblem. So if ever na ano, makapagpayaman yan, kailangan niyang rometry ng mga creep, ng mga side creeps. Kaso wala na eh, wala na, nauubusan na. So ang tamang panahon lang dito is mag-clear ng mga bagay-bagay. Pero fatal links has been connected dito. Pasok naman yung Hellcurt. Kaso yung time Demon? Journey. Demon! Demon! Si Demon, man! Nakapay pa nga si Hellcurt! Oh. What a play by BSB! Minus one yung Archangel dyan. Wala na nga po ditong Hellcurt yung Archangel. Wala nang taga-silence for the side of Archangel here. Pero susubukan nilang i-hold. Pero katabulitas, napakasakit para kay Ison. May immortality pa yan. Pero sabi niya, kahit may immortality ako, mangangati ako dyan, iyo ko nun. Ito na nga, tower lang pa for that one. So, nako po. Mukhang ang hanga mo'y game number 3. Kaibigan, pagka ganyan naman, malupit dyan. Pero eto na nga, si Ison mukhang lalaban na naman sa isang players dito. Shider Cute, hirap na rin siyang ano eh. Hirap na rin siyang makapagbigay ng damage masyado kasi nahuhuli siya eh. Pag walang Diggy, magiging maganda yun para sa kanya. Oo.
Now, pero Lord is now up and once again objective here for the BSB without being contested by Archangel. How are they going to fight? Kasi medyo delix yan ha, pero susubukan na lang ata nila ito yung risk. Oh, ito na. Ito na yung tropa. Medyo late na sila. Nakatutok na naman si Wilson ng bodyguard ng BSB. Kalmado lang, kalmado lang. Hintay sila ng ano, ng Sanctuary Lord bago sila mag ng clash. Or clear nila yung bottom lane para pumantay, at least makakuha sila ng objective if ever na maklear yung Sanctuary Lord. Oo. Para mas pero yung siguro sa BSB, kailangan na lang nila i-take out yung tier 3 bottom tower. Last ayun tower. Diba? Yun lang. Kumbaga para... ano yung tawag dito, super minions to talaga lahat. Mm-hmm. And in a way, mahirapan na ng tuluyan yung Archangel sa kanilang pagde-defend. Diba? Oo, tama. Tingnan natin dito. Sa mid lane pa magagaling ang Sanctuary Lord natin, ha? Pero oops, nakapalakpak ay, mga. The setup! Walang Piggy doon, mga kaibigan na Alex, si Piggy! Wilson! OMG! Makiklear yan, Feeling ko makiklear yan pagka ganyan. Uy. Nawala yung damage dito. Oo, wala si Trevor, mga kaibigan. Wala yung pang-tore, patay na nga dito. Itong si Lord. Another opportunity wasted for BSP at the moment. Pero eto, si tropa nating Harith papalag. Ang gandang time journey, saving Harith. Napatay nga si Diggy, pero Shider Cute is alive. Oh. Trying to sustain, trying to survive. Pero patay yata siya dito kay Minster. Ako po, Shider Cute, nandito pa rin naman kumapalag. Pa po, Shider Cute, Wilson. Trying to take out, trying to zone out those enemies. Itong si Eason, pwede pa mapatay. Wilson, the boss goes round and round talaga. Ako, grabe, nakukuha pa. Itong bottom turret nila or tower nila. So, masakit yun. Demon? Parang sa tropa. Naku po, masakit yan. Archangel, mukhang makukuha pa nga si Demon dito. Mga kaibigan, napalakpakan. Papasok yun dalawa. Zaman Force na ibigay. Chronos pa nga rin dito. Pero walang sapat na damage. Wilson, masakit yan. Pagkakanyan, may tatlo yan. Mga kaibigan, Wilson, tingnan natin kung makakapalagapan dito kay Cecilio. Nabuhay sa pangalawang pagkakataon. Pero bibigyan pa rin. Naku po, tinipihan na lang. Ginagawa ng Archangel, but yun lang. Ang nangyari dun. Natapos ang kaibigan. Crips lang malakas. Crips.